Halos lahat ng mga player sa PBA nangarap na mapuntang Ginebra. Bukod sa title contender ka, magiging sikat ka pa. Speaking of sikat, taong 90s, may isang tao nga ang pinakasikat na naglaro sa Ginebra franchise, si The Prince, Vince Heason. Pero hanggang ngayon, isang palaisipan pa rin kung bakit siya umalis ng Ginebra. Gayong maayos naman ang career niya sa team na yan. Ang kasagutan, ating alamin sa channel na to. Talakayin din natin kung ano na ang buhay niya ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais yung supportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Sa mukha pa lang na mala prinsipe, alam mo na agad na crossbreed ito. Si Vicente Paul Bowie Heason ay pinanganak sa Orange County, California. Ang ama niya ay Pilipino, nagtatrabaho sa US Army at ang nanay niya ay Amerikana. Lumaki siya sa Stanton, California at doon na rin nag-aral hanggang high school. Gaya ng inaasahan, sa height niyang 6'2", isa siyang varsity player dito at nagpakita ng promising performance. Tinuloy niya ito sa Cypress College at naging scholar sa Boys University, nag-transfer sa Viola University at finally tumuntong ng Pilipinas at naglaro ng isang taon sa Ateneo Blue Eagles taong 1993 to 1994. Sa taon pa rin 1994, siya ay umakyat sa pro ranks. Nagpa-draft siya sa PBA 8th overall selected by Pure Foods. Kaya lang pagkatapos ng isang taon bilang rookie sa Pure Foods, agad siyang nag-request ng trade. Bakit? Simple lang ang sagot para makasama niya ang nag-iisang living legend na maglaro. Kaya taong 1995 na i-trade siya patungong Ginebra. Request granted. Sa taong ito, mas ginanahan pang maglaro si Heason sa team dahil nagustuhan niya ang never say die system. Mas nakilala si Heason sa PBA dahil siya ang clutch player dito at ang bilis pang mag-drive sa basket. Ang sports figure na pinag-uusapan sa buong Pilipinas. Ibang klaseng dating. Masasabi mo talaga na siya ang vital piece ng Ginebra sa kanilang 3 straight championships. Ang memory na sadyang mahiwaga na parang ayaw mo nang matapos pa. Kaya lang, nagbago ang lahat taong 1998 nung umalis na ang living legend pati si Dodot Jaworski sa Ginebra. Naramdaman din daw ni Heason na nag-iba na ang aura ng Ginebra. Akala niya ang Ginebra ay magiging pamilya at plano niya na dito na siya magretiro. Pero may mga bagay na hindi na niya kontrolado. From Palancas to Cuangcos, ang team ownership pati ang staff ay ibang-iba na. Kaya parang nawala na rin siya ng ganang maglaro. Ang ginawa ni Heason, umalis siya ng Ginebra. Ang buong katotohanan nito, kaya pala umalis siya ng Ginebra ay dahil nilisan ng mga Jaworski ang Ginebra at iba na ang namamalakad ng team. Dahil nga umalis din si Heason, kaya taong 1999 naging jobless siya. Pero alam nyo ba mga quiz, na bago siya napuntang ibang liga, lumingon pala siya pabalik sa Ginebra at tinanong kung interesado pa ba sila sa kanya. Ang sabi ng management, yes, interesado pa, pero ilang araw nang lumipas, wala pa rin formal na kontrata ang inilatag kaya naisip ni Heason na umalis na lang talaga sa PBA hanggang sa nabalitaan ng isang NBA team ang pagiging jobless nito at agad siyang tinawagan. Sa katunayan, wala namang plano si Heason na mag-NBA pero dahil willing naman sila, kaya binigay na sa kanya ang kontrata. Napapabalita din noon na ang kontrata niya sa NBA ang siyang pinakamalaki sa basketball history at naglaro siya sa Iloilo Mega Bolts. Dito naman sa NBA, pinakita niya ang pagiging PBA caliber. Medyo nahinto nga lang dahil sa mga injuries at nagstay lamang ng 2 seasons. Kaya nagdesisyon siya na bumalik ulit sa PBA. Ang kumuha sa kanya ay Red Bull. Akala niya tapos na ang makulay na PBA career. Pero nadagdagan pa yan nung nagkampyon ang Red Bull ng sunod-sunod. Kaya sa PBA, siya ay 4-time champion at napabilang sa Mythical First Team. Taong 2004, hindi pa agad nagretiro si Heason. Mas nakapagtala siya ng history nung pumasok siya sa United States Basketball League. Siya ang kauna-unahang Filipino player na nakapasok sa malaking liga na yan. Naglaro siya under Pennsylvania Valley Dogs. Kaso, na-disband ang Valley Dogs at nagretiro na rin siya finalist sa karir na ito. Ang ginawa niya, siya ay naging environmentalist at nag-focus sa environmental projects at dati na rin naging Field Sports First Commissioner. Teka, ano na nga ba si Vince Heason ngayon?
Bukod sa pagiging environmentalist, siya rin ho ay isang businessman. Nag-i-invest siya ngayon para sa security ng kanilang pinansyal. Pinayuhan din niya ang mga PBA players ngayon na huwag magwaldas. Instead, pumasok sa mga businesses or investments at maging wise. Isa ka ba sa mga fans ni Heason? Ang idolo mo ay isa ring magaling na financial advisor. Ang pangalawang pinaka-notable player ng Hinebra, si Vince the Prince Heason. Okay mga kuis, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned para sa inyong shoutout. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Vincent Wills, Alan Verges, Michael D, Rogen De Leon, Gigi Sibum, Gagawad Katsakino, Leoncio Capilli, James Daniel Dorado, Tirang Bisaya, Crazy Timer Vlog, Teddy Landin, Junjun Lago, Kindus Locanias at Kai, Eli Barrios.